Magandang umaga po mga kabayan. Welcome pong muli sa ating panibagong update dito po sa Cavite Laguna Expressway. Dito po sa portion ng Silang Aguinaldo Interchange mga kabayan, ang ating i-update sa araw ito. Itong Silang Aguinaldo Interchange mga kabayan, ito po ay malapit na po itong bubuksan. Base po sa ating informante ay bubuksan raw po ito sa susunod na buwan, September. Abang-abangan po natin mga kabayan ang pagbukas nitong Silang Aguinaldo Interchange mga kabayan. Dahil kaabang-abang po ito. At yan na po mismo yung toll gate, no? Nakaraang buwan. At ito naman po yung ngayon mga kabayan. Ayang nasa picture natin na pinupost nilalagay. At maya-maya mayroon din tayong video, no? Ayan, yan na po yung toll gate. Diyan po sa Aguinaldo Interchange. Ayan. Ayan na po yung exit diyan at entrance. Kapag ikaw po ay galing ng Santa Rosa, galing ng South Luzon Expressway, mag-i-exit lang po ka rito, pakanan. Pagdating dito sa Aguinaldo Highway, no? Ayan. Ayan na po yung mismong Aguinaldo Highway, mga kabayan. Diyan po magkakaroon ng staff light diyan. Yang nilagyan natin ng bilog, yan na po mga kabayan yung mismong kanto, no, ng Aguinaldo Highway. At yan na po yung toll gate. Yan, bandang kanan. Diyan sa video mga bayan sa bandang kanan, yan po ay galing ng barangay Sabutan at doon sa mismong ranchuhan ng kabayo, no? Na kung saan doon po nag-i-start sa barangay Tibig, yung mismong Silang Aguinaldo Interchange. Ayan, yung may tulay sa baba, yan po dyan sa ilalim dadaan yung mismong expressway, patawid rito sa baba natin. Yung may mga lupa dyan na nakatambak mismo sa ating baba, no? Yan po mga bayan. Ito na po yung, dito po nag-i-start yung mismong Silang going to Aguinaldo Interchange. Ayan. Na dati-rati pa po mga kabayan, talagang inaabangan natin ito. Ayan po, sobrang kinis na. Ay base po sa ating mga kaibigan na nagtrabaho dito, next month na daw bubuksan itong portion na ito. Di mas maganda ito kasi kapag ikaw ay galing ng Maynila, dadaan ka ng South Luzon Expressway, ay pupunta ka ng Tagaytay, dito ka na dadaan sa Calax, mag-exit ka lang ng Mamplasan, Binyan, Laguna, pakanan, diretso na po yan hanggang dito sa mismong Aguinaldo Highway, no? Ayan, itong portion na ito mga bayan, ito po yung controversial dati na dating politician na matagal nagbigay ng right of way sa mismong Calax. Ito po yung ranchuhan ng kabayo sa badang kanan natin, ano? Ayan po, dito sa erang ito ay talagang napakakinis na. Talagang 100% handa na sa pagbubukas nito next month. Kaya abang-abangan po natin kung matuloy po sa September, no? Alam naman natin, pag September ay ang Tagaytay, papuntang December na yan mga kabayan. Napakaraming umaakyat dyan sa siyudad ng Tagaytay. Dahil alam naman natin na napakalamig sa area niyan, no? And po sa unahan mga bayan ay talagang may kunting portion na naglalagay sila ng riprap
Kasi dyan sa area na yan, yung may track sa baba natin, ay ilog po yan, no? Yung baga matarik na ilog yan. Ayan po. Yan, maliit lang na ilog yan, mahabayan, pero napakalalim. Yan, ginagawa po nila ngayon dyan sa ating mga kababayang nagtatrabaho dyan. Naglalagay sila ng riprap para pampatibay dyan sa pundasyon ng kolom dyan sa mismong tulay. Ayan. Yan na lamang po ang inaayos-ayos konti, no? At pagkatapos yan, pagkalampas yan, yung may tulay dun sa unahan rin na nasa taas, ay tapos na rin po yan. Matagal nang tapos. Yung tulay na yan ay papunta po sa isang barangay dyan, papuntang kaliwa. Ayan, zoom natin. Yan po, nagre-reclap na lamang po yan sila mga kabahan dyan sa bandang kaliwa. At tapos na po yan, no? Ayan. Inanyayahan ko po ang ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo, mga OFW, mga seafarer dyan, mga Filipino migrant worker. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ni Forecast Studio, paki-subscribe na rin po. Paki-hit na lamang ang notification bell, yung all, upang lagi po kayong updated kapag may mga bago tayong videos na i-upload, no? Tungkol sa pagpaganda, pag-build ng malalaking infrastruktura ng ating bansa. Abang-abangan po ninyo mga kabayan, mag-update din po tayo doon sa Bataan Cavite Interlink Bridge. Pupuntahan din po natin yung mismong Bataan area, no? At mismong New Manila International Airport, pupuntahan din po natin sa may Bulacan kung huhupa na po ang baha, kasi medyo mataas-taas pa raw ang baha doon mga bayan, malalim pa, no? Paki-subscribe na rin po at paki-share na rin po yung ating mga videos mga kabayan. At malaking tulong na po yan ni Forecast Studio. Maraming salamat. Enjoy lang po mga bayan sa panonood sa ating update rito po sa Calax. Ang Calax po mga kabayan ay nagsisimula po ito sa Binian, Mamplasan, no? Mamplasan, Binian, Laguna. Ito po ay may habang 45 kilometers mga bayan at magtatapos po ito doon sa bayan ng Kawit, Cavite, no? Kaya please like, share and subscribe na rin po tayo. Ayan na po yung oransuhan ng kabayo mga bayan na nagkaroon ng konting hindi pagkaunawaan sa management nitong Calax. Malaking good news po mga bayan. Dito sa area na ito mga bayan, sa may Silang Interchange, dito po magsisimula ang City Bix Cavite Tagaytay Batangas Expressway dito sa area ito. Ayan, yan na po yung toll gate. Papasok dito sa Silang Aguinaldo Interchange. At yung toll gate po doon sa unahan, yung dalawang may bubong doon mga kabayan, yan po ay galing sa Maynila. At yan po yung bandang kanan ay papasok po sa Calax, no? Ayan. Dito sa area ng ito mga bayan, magkakaroon din po ng isang expressway
dito po idudugtong ang City Bix papuntang Nasugbo, Batangas. At isa pa, mayroon pa doon sa Nasugbo, Batangas, mga bayan, mayroon pong isa pang expressway doon. Itatayo ng San Miguel Corporation papuntang Bawan, Batangas. Yan, ito na area nito, mga bayan, ang natitirang hindi pa na simento noong mga nakaraang update natin. Pero ngayon may simento na. Ayan, sa ilalim ng tulay na yan, oh. Yan po, mga bayan, oh. Yan, nilitagan na po nila, kakalatag lamang. Na kung saan, dyan sa unahan, yan na po yung toll gate. Yan na po yung Silang Aguinaldo Interchange sa unahan. Ayan po, oh. Kitang-kita natin, mga bayan. Ang expressway, mga bayan, dyan po, diretso, yung nalagyan natin ng araw. Yung mismong tulay dyan sa unahan, sa ilalim dadaan yung mismong expressway, patawid dyan sa Aguinaldo Highway. Itong may malapit na ilatagan ng semento, bandang kanan, mga bayan, yan po ay papasok dyan sa mismong toll gate dito sa Aguinaldo Interchange, mga bayan. Ayan po, may tulay dyan. Diyan po idadaan yung kalak sa ilalim ng tulay na yan, mga kabayan. Dito sa porsyon na ito, mga bayan, malalim, no? Maghuhukay sila ng malalim dyan para sa ilalim ng tulay na yan dadaan yung expressway. Ayan. Ayan na po yung toll gate sa bandang kanan natin. Masisilayan na po natin, no? Yan na po yung tapos na, no? Nakahanda na rin po yan. May bubong na. Yung pina-flash natin kaganina doon sa mismong intro natin ay yung patapos pa lamang po yun. Pero ngayon, latest update natin sa buwang ito, August 11, ayan na po. Naka-ready na rin po yung toll gate dyan, mga kabayan. Ayan na po yung tulay sa baba, na kung saan yung expressway sa ilalim dadaan dyan sa tulay na yan. Huhukayan na lamang po yan, mga kabayan. Pati rin po doon sa Aguinaldo Highway, sa ilalim daw dadaan, no, ang kalax. Ang problema nito, mga kabayan, doon sa lampas ng Aguinaldo Highway, medyo matitingga na naman ito. Bakit? Tanungin nyo ako kung bakit. Dahil yung right of way dyan sa lampas ng Aguinaldo Highway, yung may toll gate dyan sa unahan, masisilayan natin, mga kabayan, ay hindi pa po magkasundo sa management ng Kalax at may-ari ng mga lupain dyan. Yan ang malaking challenge dyan sa sa management ng Kalax. Ganun. Yan, dyan tayo matatagalan, mga kabayan, kung hindi magbigay agad ng right of way ang mismong mga may-ari ng lupa dyan sa unahan. Sana all. Ayan, lalagyan natin ng bilog dyan, yan. Yan na po yung toll gate. Pagkalampas ng toll gate, mga bayan, ay wala na. Putol na ang construction dyan. Kasi next interchange nito, mga bayan, yun na po yung Governor's Drive Interchange. Yung in-update na rin po, may mga upload na rin po tayo doon, mga kabayan. Pakisilip naman. Baka naman, ayan po, mga bayan, no? Diba? Nahinto na doon sa unahan, pagkalampas ng toll gate doon sa unahan po. Yung toll gate doon sa unahan ay wala pang bubong. Nauna pa yun gawin kaysa rito sa mismong Aguinaldo Interchange. Ayan po yung tulay sa baba natin, na kung saan sa ilalim dadaan itong expressway.
Ganon. Ayan, mga bayan, kitang-kita, no? Yan tulay na yan kapag madaanan natin yung tulay na yan kapag ikaw ay papasok galing ng Aguinaldo Interchange papuntang Santa Rosa to South Luzon Expressway. Maraming salamat po.